ito yung combination ng swerte at saka pagpapala, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, kung nagkaroon kayo ng mga financial constraints, yung iba sa inyo guys, kasi feeling ko nagtitipid-tipid kayo, and okay lang yun guys, no, sa mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Dapat talaga medyo magtipid-tipid tayo, mga kapiksi, and spend wisely para hindi mapunta sa wala lang yung ating mga pinagtatrabahuhan. Pero kayo guys, nakikita natin na pumapasok yung swerte sa inyo, masagana yung pamumuhay nyo. And hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle natin yung cards guys, hanapin natin yung energy ng Moon at saka yung energy ng Cancer. Ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Medyo nasa ilalim siya ng card. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Cancer. Ito guys. So, Cancer kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, mga kapiksi. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong March guys ay sa March 10. Tapos yung next na new moon naman, mga kapiksi, ay sa April 8 next month. So ang reading na to, mga kapiksi, ay para sa period na yan guys. Alright. So ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. Meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart. For some of you naman, you may be dealing with an earth sign, mga kapiksi. Yung nakikita natin, unahin natin yung negative energy, mga kapiksi. Yung nakikita natin sa inyo guys is parang nagkakaroon kayo ng emotional pain, broken hearted. Pwedeng galing kayo sa isang relationship guys na hindi nag-work para sa inyo. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko pinagpalit kayo sa third party, sa isang third party, o kaya pwede kayong pinagpalit kayo sa trabaho. It can also be considered as third party guys, no, kasi third party naman guys, hindi naman ibig sabihin pag may third party mistress agad. Pwedeng yung third party, pwedeng trabaho, pwedeng pera, pwedeng negosyo, pwedeng pamilya, like yung mga in-laws, ganyan, pwedeng barkada, mga bisyo. So lahat yon, they are considered as third parties. Anything or anybody na maka-influence sa love life nyo. So yun na yung kita natin. For some of you, parang I'm sensing na medyo nalulungkot kayo because hindi kayo, you don't feel prioritized by your person. Hindi naman sa, yung iba sa inyo, hindi ko naman nararamdaman na hiwalay na kayo ng person mo. Pero meron kayong emotional pain na pinagdadaanan kasi pakiramdam mo, hindi ka pinapriority ng person mo. Meron siyang mas importante kesa sa'yo. Parang ganun yung pakiramdam mo. Let's say for example, feeling mo mas importante sa kanya yung trabaho niya kaysa sa'yo. Feeling mo mas importante sa kanya yung mga barkada niya kaysa sa'yo. Feeling mo mas importante sa kanya yung negosyo niya kaysa sa'yo. So you don't feel prioritized. Kaya kayo nagkakaroon ng emotional pain, mga kapiksi. Alright? So, focus on yourself, mga kapiksi, no? And pwede yung pakinggan guys yung ating pampawala ng balakid subliminal. Yung pampawala ng balakid ng subliminal na yon guys, any kind of third parties, kayo yung ipaprioritize ng person nyo above anything else or above anyone else. So maganda yon if ever man na naka-resonate kayo sa ganyang klaseng energy. And meron din tayong Ho'oponopono and self-love subliminal guys na makatulong sa inyo. So pwede nyo rin yun pakinggan, mga kapiksi. Alright? And eto guys, no, yung eto guys, combo ito na grabe, sobrang kaganda ng mga reading ngayon guys, kahit anong zodiac sign na papansin ko. Ito yung combination ng swerte at saka pagpapala, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, kung nagkaroon kayo ng mga
financial constraints. Yung iba sa inyo guys, kasi feeling ko nagtitipid-tipid kayo, and okay lang yun guys, no, sa mahal ng mga bilihin ngayon, di ba? Dapat talaga medyo magtipid-tipid tayo, mga ka-PC, and spend wisely para hindi mapunta sa wala lang yung ating mga pinagtatrabahuhan. Pero kayo guys, nakikita natin na pumapasok yung swerte sa inyo, masagana yung pamumuhay nyo, and talagang nakikita natin na nakaka-recover kayo, mga kapiksi, lalo na kung matagal kayo nagkaroon ng financial loss, financial struggle, financial constraints, yung mga problema sa pera, mga kapiksi, no? Yan, talaga nakikita natin na nakaka-recover na kayo, nakabangon na kayo, unti-unti, mga kapiksi. And itong pagbangon nyo na to, ano to, parang simula ng pagpasok ng magandang swerte sa buhay nyo, simula ng pagpasok ng mga magagandang blessings sa buhay nyo. Okay? So, i-mind-mind nyo na to guys sa comment section. Mind blessings, mind swerte, mind pagpapala, mind good fortune, mind good luck, yan. So, i-mind-mind nyo yan. Ayan o, oh, kasama pa yung success at tagumpay. Grabe. Lahat na. Okay, so for some of you naman, maaring ito'y mga blessings in disguise, mga kapiksi. Parang merong nawala sa inyo or mawawala sa inyo, pero may mga kapalit na blessings yan. Kaya blessing in disguise yung tawag dyan. Kumbaga parang yung iba sa inyo, magsisimula kayo ng panibagong chapter ng buhay nyo, mga kapiksi. Inaalis yung mga toxicities, no? Nararamdaman natin na parang inaalis ni universe yung mga toxic sa paligid mo, mga toxic na tao, mga toxic na sitwasyon, mga toxic na baka inalis ka rin sa trabaho mo kasi toxic dyan, pero magkakaroon ka ng kapalit na trabaho na mas maganda yung environment, mas maganda yung sahod, yung mga ganun. Mga kapiksi. Okay? So, yeah. I-mind-mind nyo na yan, guys, sa comment section. And for some of you guys, merong magbabalik sa inyo, merong hihingi ng tawad from your past, mga kapiksi. Mag-o-offer ito ng apologies. Apologies sa'yo. Mag-o-offer ito ng sorry, mga kapiksi. And makikipag-reconcile, makikipag-bate, no? So, this is someone from your past, mga kapiksi, no? So, pwedeng past person nyo, partner or specific person, o kaya naman, kaklase mo, nakaaway mo ng elementary tapos ngayon lang kayo nagkita, ganyan. So magsasorry to sa inyo, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kay Jan Cancer. Tingnan natin itong additional na message para sa inyo guys. So shuffle ko to, habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong March, no, meron tayong promo. Magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal guys until March 31 sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo. Sobrang ganda talaga niyan, mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto niyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto guys, grabe, sobrang ganda nito. A new start is coming, no? Yan talaga yung message para sa inyo. And, di ba yun nga yung sinabi ko sa inyo na magkakaroon kayo ng bagong simula, no? Sa buhay nyo, bagong journey, start of new journey. And, etong new journey na to guys, talagang nakikita natin na magdadala ito ng mga bagong blessings, bagong swerte, mga magagandang blessings at swerte sa inyo, pati tagumpay, mga kapiksi. So, magbababay kayo sa mga toxicities, guys. Talaga, yan yung nakikita natin.
inaalis ng universe yung mga unwanted, mga toxic na energy sa paligid nyo, and para i-welcome nyo yung mga magagandang pagbabago, changes sa buhay nyo. So, a new start is coming. I-welcome nyo to, mga kapiksi. Okay? So, attuned to the moon, guys. I'll see it when I believe it. Yan. And that's true, mga kapiksi. When you believe, you'll start to see evidences, no? Yung iba kasi, sinasabi nila, hindi ako naniniwala dyan, kapiksi. Maniniwala lang ako pag nakita ko na. When in fact, it's kabaligtaran. Diba? Sinasabi nila, to see is to believe. Sabi nila, kailangan makita muna nila bago sila maniwala. When in fact, kabaligtaran yun sa totoong buhay. When you believe in something, that's when you'll see evidences in your physical reality. But sometimes, even if you don't believe, kahit na at the back of your mind, ay, hindi ako naniniwala, pero you always keep on thinking about it, it starts to become a belief, no? So let's say, for example, hindi ka naniniwalang yayaman ka, okay? Kasi mahirap ka, hindi ka naniniwala na yayaman ka. Pero nakikita mo sa imagination mo na yumayaman ka, di ba? Marami kang pera, marami kang pambili ng mga bagay-bagay. Even if hindi ka naniniwala na yayaman ka, pero gusto mo lang mag-imagine, it will soon become a reality in your life, because whatever you perceive to be true in your subconscious mind will always be pushed out in your reality. Kung ano yung pinaniniwalaan mong totoo, palaging totoo yan sa buhay mo, guys. Okay? So, kung gusto nyo maging mayaman, maniwala lang kayo na yayaman kayo. Ganun lang kasimple, mga kapiksi. Alright? A new start is on your way. Kakasabi lang natin, mga kapiksi, no? A new start. Bagong simula. So, i-welcome nyo yan, mga kapiksi. Comment nyo sa baba, no? Welcome. New life, welcome. New start, ganyan. And you will soon start to feel more hopeful about getting what you want. Nagkakaroon kayo ng pag-asa, no? Mararamdaman mo yan na nagkakaroon ka ng magandang pag-asa, panibagong pag-asa sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Your belief that your dreams can manifest is working well. Kapag talagang when you're into manifestation, mga kapiksi, magpo-persist kayo, guys, and you will soon see evidences in your physical reality. Okay? And forget the past. Forget about the past. Kalimutan nyo na yan. It's all in the past. Wala na yung silba sa buhay nyo. Huwag nyo nang alalahanin pa sa isip nyo, mga kapiksi, because kapag inalala nyo pa yan, it may still be pushed out in your reality. So, yung mga hinaing nyo, mga himutok nyo, mga sama ng loob nyo, alisin nyo na yan, guys. Release it, let them go, para hindi na siya maulit sa inyong physical reality. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga messages, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo, guys, para talaga umasenso kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.